So, ang masasabi ko sa aksidente na to, kulang si rider ng knowledge about cornering. Mali yung pagpasok niya sa corner, kaya nag-overshoot siya at tumama sa kapwa rider na kasalubong. Pangalawang nakita ko sa video na to, yung pagsusuot ng hindi proper gears. Yung pagsusuot ng mumurahing klase ng helmet. Dahil kung makikita mo, basag yung helmet niya, lumipad pa. So, natanggal sa lock. It's either natanggal sa lock o hindi niya nailock. Diyan pumapasok yung sinasabi natin na counter steering at yung tamang pagpasok sa out-in-out sa apex ng kurbada. Ayun yung mga dapat natin alamin para makaiwas tayo sa mga ganitong klase ng disgrasya. Ito namang isang video na to. Nangyayari ito madalas sa mga hindi nakakaalam ng mga traffic rules. Hindi nila, dinidisregard nila yung signal light, traffic light. Kaya nagkakaroon ng disgrasya sa gitna mismo ng kalye. May kasabihan nga tayo, matakot ka na sa green kaysa sa pula. Bakit? Kasi mas delikado yung nag-green sa'yo, tapos may humahabol pa sa kabila ay stoplight. So, bago ka rin mag-go, kahit green na, tingin muna sa kanan at kaliwa para sigurado tayo. Tama naman talaga, kasi yung yellow na yon, it means mag-slow down ka na. Kasi magpupula na. Kaya lang, kalimitan sa mga rider na matitigas ang ulo, hinahabol pa nila. So, pag nag-green na dun sa kabila at inabutan sila ng pula sa gitna, ayun na. Doon na nangyayari yung disgrasya. Dito naman sa isang video na to, kung makikita nyo, nag-overtake siya sa kanan. Then, nung nakita niya na may mga parang madulas doon sa gilid, bigla siyang napapreno. So, yung biglang pagpreno na ngayon na kinapos sa preno, nilabas niya yung paa niya, and then yung balance na wala. Kaya sumemplang yung motorcycle kasama yung rider. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi mo naman kasi kailangan umovertake sa kanan, lalo na gabit madilim. Dahil maraming nabubulaga sa mga nakakalat dyan sa may karsada. So, kung magra-ride, mag-ride lang, do it slowly and safe. Makakapunta rin naman tayo sa ating mga pupuntahan. Ang nakita ko naman sa video na to, walang sapat na gears yung mga rider. Kaya tingin ko medyo malalayo nangyari sa kanila. Bakit sila sumemplang? Tama naman yung ginawa nilang pagpasok doon sa eskinita. Kaya lang, yung target fixation. Nakatingin sila doon kung saan sila pumunta. Once na kasi, doon ka nakatingin, matik, doon ka dadalhin. So, badly, yung nangyari. Worse, wala silang protective gears. Kaya, pero sana, okay sila. So, dito naman sa video na to, makikita natin na may tumawid na aso at sumalpok dun sa nagmo-motorsiklo. Nangyayari po talaga yan kahit saang lugar. Napaka-delikado nga kung titignan natin. And how to prevent it? Siguro, iwasan natin magulat. Kasi una, pag bumangga sa atin yan, mapapapreno ka na lang bigla. And then, dun na nangyayari. May mga nangyayari naman na pag dumaan yung aso, nasagasaan nila, dinidiretso lang nila yung silinyador, and then nakakaalpa sila. Maraming techniques na para makaiwas sa ganyan, pero ang pinaka dapat natin gawin, focus tayo sa karsada, isipin natin yung mga pwedeng mangyari. Hindi naman natin kailangan magmabilis palagi, dahil mostly na nadisgrasa sa ganito, mabibilis yung takbo nila. And napansin ko sa video na to na naka-modular helmet sila na nakabukas. Alam nyo ba na kapag ang helmet mo ay nakabukas, pag tama nito sa lupa, ang impact nito laging sa harap. So, kung susuot tayo ng helmet, kung modular man, lagi natin ibaba. At kung bibili tayo ng mga helmets, mas better talaga yung mga full face helmet para less injury at lagi tayong safe. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.